Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Hoy Isabella, natulala ka na? Narinig mo ba yung sinabi ko? Naku, kawawa talaga si Martina. Napakurap-kurap ako nang maramdaman ko ang pagtapik ni Jenny sa mesa. Napailing-iling pa ito na tila dismayado talaga. Napaiwas naman ako ng tingin sa kanya. Hindi ko siya kayang tingnan ng diretso sa kanyang mga mata. Narinig ko ang sinabi niya at lahat ng iyon ay tumatak sa akin. Bawat salitang binitawan niya ay hindi mawala sa isipan ko. Hindi ako si Martina, pero nasaktan ako sa opinyon niya. Tama si Jenny, hindi lang si Martina ang mahihirapang makahanap ng lalaking totoong magmamahal sa kanya. Paniguradong matapos ang nangyari sa akin, hindi na ako makakahanap pa ng lalaking tatanggap sa akin. Sa universidad na pinapasukan ko ay halos lahat konserbatibo at malaking bagay dito ang kalinisan namin. Kapag hindi ka nabuo ay ibig sabihin marumi ka. Sadyang hindi lang patas ang mundo dahil napakadami ng mapanghusga. Sinong babae naman ang gugustuhing mawala na maaga ang pagkababae? Napabuntong hininga ako. Hindi ko inintindi si Jenny. Bagkus ay niligpit ko ang mga librong hiniram ko. Plano nang ibalik sa librarian. Nawalan ako ng ganang mag-aral bigla. Teka Isabella, saan ka pupunta? Magkwentuhan muna tayo. Habol ni Jenny sa akin habang hindi ko siya inintindi. Dire-diretso ako nagpunta sa librarian at sinauli ang mga libro. May pinahiram naman ito sa akin, saka binalik ang library card ko. Ano Miss Isabella, naaabala ka ba ng kaibigan mo? Kahit siguro hinaan niya ang boses niya, maririnig pa rin dito sa buong library. Wika ng librarian, ibinaba pa nito ang kanyang salamin. Tipid naman ako napangiti dito. Kahit papaano, ay malapit na ako sa matanda. At minsan, ay naglilinis ako ng bahay nito kapag wala akong pasok. Pandagdag man lang ng allowance ko, at minsan ay may mga kinakailangan akong ipapotocopy. Hindi ko pa kasi afford ang bumili ng bagong libro ng sabay-sabay. Tapos na naman ho ako magbasa ma'am. Babalik na lang ho ako sa klase. May exam pa po kami mamaya. Magalang na sambit ko. Tumango ang ginang. Good luck sa pag-aaral mo Isabella. Pero maiba ako, may gagawin ka ba sa linggo? Alam mo na, kukunin sana ulit kita para maglinis ang bahay. Napangiti ako. Mabuting balita, sakto at kapos na ako ngayon sa allowance. Bihira lang kasi ako manghingi sa mga magulang ko, lalo na at kaya ko pang gawa ng paraan. Wala ho ma'am. Sige ho, aagahan ko na lang sa linggo. Salamat po. Sige Isabella, ipaghahanda rin kita ng paborito mong. Dumukwang sa akin si Mrs. Bartolome at bumulong sa tenga ko. Nang paborito mong maha. Natawa ko at dumukwang din sa kanya. Sige ho ma'am, samahan niyo na rin ho ng malamig na iced tea. Kahit papaano, ay nalibang ako makipagkwentuhan kay Mrs. Bartolome. Nawala pansamantala sa isipan ko ang mga sinabi ni Jenny. Lumabas na ako ng library, lalo na at hindi ko na doon nakita si Jenny. Pero pagkarating sa labas, ay naabutan ko itong nakaupo sa bench sa tapat ng library. Agad ako nitong nilapitan at inakbayan. Isabella, si Martina. Bago pa nito matapos ang sasabihin ay pinutol ko na ito. Jenny, nakapag-review ka na ba? May exam tayo mamaya, hindi ba? Ani ko at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko iniintindi ang mga varsity player ng basketball na napapalingon sa amin nang dumadaan kami sa tapat nila. Uy, nakita mo iyon Isabella? Kinindatan ka ni Carlo. Bruha, ikaw na talaga. Saan nito? Sabay hila sa buhok ko. Napangiwi naman ako. Aray ko naman Jenny, baka ikaw yung kinindatan. Saka, sino ba yung Carlo na yan? Ani ko habang hinihimas-himas ang anit ko. Minsan mapanakit talaga itong si Jenny.
pero tinitiis ko na lang at kaibigan ko naman siya. Napatingin ako sa mga varsity at tumama ang mga mata ko sa pinakamatangkad sa kanila. Iiwas na sana ako ng tingin dito, nangitian ako nito dahilan upang lumitaw ang dimple nito sa magkabilang pisngi. At upang hindi magmukhang bastos, ay ngitian ko rin ito pabalik saka nag-iwas ng tingin. Gaga, hindi mo kilala? Sa bagay, hindi ka nanonood ng basketball, pero si Carlo, siya lang naman ang team captain ng basketball. Aniya, naramdaman ko ang pagyakap niya sa kanang braso ko. Dumukwang ito sa tenga ko na animo ay seryoso talaga ang sasabihin niya. Naku, mag-iingat ka sa kupal na yan. Pogi nga, pero tirador ang mga kababaihan. Conservative ka pa naman. Dagdag pa ni Jenny, sabay ng pagtawa. Muli ay napaiwas ako ng tingin upang hindi makita ni Jenny ang lungkot at pangamba sa mga mata ko. Guilty ako dahil alam ko sa sarili ko na hindi na ako ang babaeng inaakala niya. Conservative ako sa paningin niya, pero dahil dala ng kadesperaduhan ay nawala iyon sa akin. Ngayon iwala na ako maipagmamalaki. Napatango na lang ako kay Jenny. Tara na. Balik na tayo sa building. Mag-review ka. May exam tayo. Kanina ko pang sinasabi. Hinila ko si Jenny at hindi na pinansin pa ang pinagsasabi nito. Pagdating sa building ng Business Administration, ay agad na ako nagtungo sa silid namin. Dumiretso ako sa pinakadulong upuan at nagbasa kahit pilit ako ginugulo ng mga sinasabi ni Jenny sa isipan ko. Hindi ko na rin kinausap ito. Hindi dahil wala akong interes sa mga sinasabi niya. Sadyang nasasaktan lang ako para sa sarili ko kahit si Martina ang tinutukoy niya. Natatamaan ako sa mga sinasabi ni Jenny at hindi ko alam kung matatanggap pa ba niya ako sa oras na malaman niyang hindi na rin ako buo. Oo nga, baka mabuntis din na maaga si Martina. Sasayangin niya lang talaga ang ganda niya. Ang bata-bata pa kaya natin para ibigay natin ang sarili natin sa lalaki. At muli ay narinig ko ang boses ni Jenny na tila hindi pa makamove on kay Martina. Kausap nito ang isa sa mga classmate namin. Napatungo ako at pinikit ang mga mata ko. Napahigpit din ang hawak ko sa handout na binabasa ko. Tama na, hindi ako si Martina. At mas lalong, hindi ako tanga. Hindi katangahang ibigay ko ang sarili ko sa inaakalang ibabalik sa amin ang titulo ng bahay at lupa. Hindi tanga nagtiwala ako kay Sir Nathan. Hindi tanga nagpauto ako dito. Sadyang desperado lang. Kahit nakapikit ay naramdaman ko ang pagiging basa ng mga mata ko. Pasimple ko itong pinunasan, saka ako tumayo. Nakatungo ako naglalakad palabas ng room. Uy Isabella, saan ka pupunta? Dinig kong sigaw ni Jenny sa akin. Sa banyo lang, saad ko at nanatiling nakatungo ang aking ulo. Gusto mo samahan kita? Tanong naman niya. Baka matagalan ka sa labas eh, dami mo pa namang maliligaw. Anito sa akin, pero umiling lang ako. Akmang aalis na ako nang marinig ko namang nagsalita ang isa sa kausap ni Jenny na si Rona. Oo nga, kung si Martina ang pinakamaganda sa engineering building, dito naman sa business ad ay si Isabella. Lamang na lamang pa tayo. Anito at nagtawanan sila. Ngumiti na lamang ako ng pilit sa kanila at walang ano ay lumabas ng silid. Napabuga ako ng hangin. Grabe na ang mga naririnig ko sa kanila. Walang kasalanan at alam si Jenny, pero masakit sa parte ko na marinig iyon sa labi ng kaibigang pinagkakatiwalaan ko. Siguro kung alam lang nila na hindi na rin ako buo, ay paniguradong ako naman ang pulutan nila sa chismisan. Siguro ay kailangan ko nang iiwas ang sarili ko sa kanya bago pa kami tuluyang masira. Uy, Isabella, uuwi ka na? Habol ang hiningang sambit ni Jenny sa akin nang maabutan ako nito papalabas ng building. Nagmadali kasi ako at ayaw ko na muna siyang kasabay ngayong uwian. Kanina nga, pagbalik ko galing banyo, ay hindi ko na kayo usap si Jenny at nagkunwaring abala sa pagre-review kahit anong pangungulit nito sa akin. Mabuti nga at natigil na sila sa pag-uusap tungkol kay Martina. Dahil kung hindi, ay baka napaiyak na lang ako kanina. Kahit kasi hindi ako si Martina, ay sobrang sakit ng mga sinasabi nila. Hindi ko lang maiwasang tamaan.
Tipid na tumango ako kay Jenny. Hindi pa. Papasok ako sa resto bar. Ani ko at inalis ang pagkakaakbay nito sa akin. Nagmadali akong naglakad palabas ng campus at saka nag-abang ng jeep. Bahala na kung anong isipin ni Jenny. Ang importante ay maiwasan ko muna siya ngayon. Masyadong mapanakit ang mga narinig ko sa kanya kanina. Pagkalabas ko ng campus ay ilang minuto lang ako naghintay ng masasakyan. Mabuti nga at hindi ako naabutan ni Jenny dahil maya-maya lang din ay may jeep na. Punuan na, sumabit ka na lang Miss Ganda. Bihira ng panahon ngayon ng gentleman. Wika ng driver sa akin. Nakatingin ito sa salimin sa unahan ng jeep. May ninunguya pa itong kung ano. Bawat minuto sa akin ay mahalaga. Alas 6 pa lang naman ang hapon at mamaya pang alas 8 ang pasok ko sa resto bar. Pero dahil gusto kong kumita ngayon ng malaki, ay papasok na ako. Plano ko nga rin mag-overtime hanggang alas 2 ng madaling araw, lalo na at hapon pa ang pasok ko kinabukasan. Sige ho, maraming salamat. Tumango ako sa driver at akmang sasabit na dahil panigurado namang may bababa din pasahero mamaya. Pero maya-maya lang, may narinig akong nagsalita. Ikaw na dito Miss Ganda sa kinauupuan ko. Baka mahulog ka pa. Boses ng lalaki ang nagsalita. At nang lingunin ko, pamilyar na lalaki ang bumungad sa akin. Katulad din kanina ay nakalantad ang malalim itong limpol. Hindi na. Ani ko at nag-iwas ng tingin dito. Nakakahiya naman sa team captain ng basketball ng universidad namin. Sige na, delikado ang sumabit. Saka sabi nga ni Manong ay bihira na ang gentleman ngayon. Kumbinsin nito sa akin at mula sa gilid ng mga mata ko ay umalis na ito sa kinuupuan niya. Huwag ka na ngang choosy ate, si Carlo iyan oh. Sabat ng panigurado ay estudyante rin ng universidad dahil bukod sa kilala nito ang binata ay suot din ito ang uniforming katulad ng sa akin. Iba-iba kasi ang uniform ng bawat department para na rin madaling makilala. Oo nga at nang makaalis na tayo, ani naman ang konduktor. Kaya kahit nakakahiya ay wala akong nagawa at pumasok sa loob. Nginitian ko si Carlo. Salamat. Ngumiti naman ito pabalik sa akin. Walang anuman yun, anito. Ako na ang unang nag-iwas ng tingin. Kumuha ako ng barya sa bag at inabot sa Manong driver. Sa downtown lang ho Manong. Salamat. Ani ko at sumandal sa likod ko. Pinikit ko ang aking mga mata upang kahit papaano ay marilaks ako mula sa mga iniisip ko. Sa klase at maging kina Jenny. Malayo-layo pa naman ang biyahe, kaya ayos lang iyon. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang pag-alis ng jeep. Ilang minuto din siguro ako nakaidlip dahil maya-maya ay narinig ko na ang pagsigaw ng konduktor ng lugar. Nasa downtown na ako. Nang idilat ko ang aking paningin ay nagsibababaan na ang ilang mga pasahero. Hindi ko na nakita si Carlo at baka bumaba na iyon kanina pa. Bumaba na din ako at nagtungo sa resto bar na pinapasukan ko. Pagkarating ko sa locker room ay naabutan ko doon si Layla. Binati ako nito at ngitian. Aga natin ngayon ah. Mag-overtime ka mamaya, Isabella. Binuksan ko ang locker ko sa kakinuhang uniform. Tumango ako dito. Oo Layla, kailangan. Madaming gastusin ngayon sa eskwela eh. Napakasipag mo talaga, pero sakto lang din at mag-undertime ako. May lakad din kasi ako eh. Sige. Nagpaalam na ako dito na magbibihis na muna ako. Tumango naman ito sa akin. Nang ready na ako ay lumabas na ako at naghintay ng papasok na customer. Ilang minuto pa ay may inabot na akong menu. At nang makuha ko ng order ay pumasok ako sa kusina. Saktong pagkarating ko doon ay narinig ko may kausap si Layla, isa rin sa mga waitress. Oo, kasing edaran lang din iyon Isabella. Part-time din, magsisimula bukas. Hindi ko na lang iyon inintindi at binigay ang order na hawak ko sa chef namin. Sa buong durasyon ng trabaho ay pinag-igihan ko ang ginagawa ko para naman hindi masayang ang pagpapasok nila sa akin dito. Mabait din kasi ang manager at may konsiderasyon sa mga estudyanteng katulad ko. May 20 minutes break ako sa trabaho at ang ginagawa ko ay nagre-review habang kumakain.
wala akong pinapalipas na minuto na wala akong ginagawa. Napansin pa ako ng mga kasamahan ko at binati ako. Napakasipag mo talagang bata ka. Sana yung anak ko katulad mo din. Ani ng isang waitress na si Ate Mirna. Salamat po ate. Kailangan magsipag para makaahon sa hirap. Para sa mga magulang ko. Ani ko namang nakangiti. Hindi ko kasi maiwasang ganahan kapag naiisip ko si nanay. Para sa kanila, lahat ng ginagawa ko. Tuluyan na akong nakaramdam ng pagod nang pumatak ang 2:00 ng madaling araw. Tapos na ang shift ko at panay na ang hikab ko. Uuwi na ako para magpahinga. Masakit na rin ang likod at magkabilang braso ko. Matapos ko magpaalam sa manager at mag-time out, ay lumabas na ako ng resto bar at para mag-abang ng masasakyan. Madaling araw na at delikado na ang daan pa uwi. Pero dahil may mga nakakasabay naman akong uuwi ng mga taga Cordoba, ay kahit papaano ay nawawala ang takot ko. Dahil sa pagod ko, ay hindi ko napansin na hindi katulad ng mga nagdaang gabi ay may itim na sasakyang titigil sa harap ko at aalis lang kapag nakasakay na ako. Hindi ko na lang pinapansin ang mga ganoong bagay dahil nagsimula lang naman iyon na magkaroon kami ng engkwentro ni Sir Nathan. Madaling araw na kaya pahirapan na ang pagsakay ng jeep. Ngunit pasalamat na lang ako at hindi naman ako inaabot ng kalahating oras bago nakasakay. Panayhikap pa ako sa loob ng sasakyan. Pinipigilan ko kasing makatulog at baka may mangyari sa akin. Nang matanong ko na ang bahay namin, ay agad na akong pumara. Dumiretso na ako sa paglalakad. Ngunit tila nawala ang anto ko nang mapansing may pulang sasakyang nakahinto sa hindi kalayuan. Bigla ay nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung bakit. Napailing ako at ilang segundong tinitigan ang sasakyan. Pagkalipas ng ilang segundo ay umalis na ito. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin mawala ang malakas na kalabog ng dibdib ko. Hindi na ito maganda. Pumasok ako sa loob ng bahay at saktong naabutan ko si tatay habang nagkakape sa hapag. Lumapit ako dito at tinabot ang kanang kamay nito. Tay, Mano ho, bakit gising pa ho kayo? Tanong ko kay tatay. Hinila ko ang kahoy na upuan at naupo sa harapan niya. Si nanay ho, dagdag ko pa. Kaawaan ka ng Diyos anak, tulog na ang nanay mo. Tugon niya, ngunit bakas pa rin ang pag-alala sa kanyang mata. May problema po ba tayo tatay? Nag-aalala na rin na sambit ko. Nagpakawala ito ng mabigat na paghinga. Anak, ilang gabi ko nang nakikitang laging minakamasid sa tapat ng bahay natin. Nag-aalala ako. Nawalan ako ng imik. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay tatay na ganoon din sa trabaho ko. Nangangamba ako na baka patigilin niya ako sa trabaho. Lalo na at pinakausapan ko na lang si tatay na payagan niya ako. Natatakot din kasi ito at delikado na sa gabi. Kaya nga sa tuwing uuwi ako ay madalas na aabutan ko si tatay na gising pa. Maliba na lang ngayon na mahalata mong may dinadala. Tay, may nakita akong pulang sasakyan sa labas pagkarating ko. Napatingin sa akin si tatay at napailing ako. Isabella, anak, pasensya ka na ha, pero nangangamba ako. Natatakot ako na baka tauhan iyon ng mga Montemayor at minamanmanan tayo. Matagal na silang nanahimik. Baka paalisin na tayo dito. Hindi ko kaya anak. Atin ang lupang to. Pinaghirapan namin ito ng nanay mo. Tila may kung anong kumirot sa puso ko nang makita ko ang pagtulo ng luha ni tatay. Dinaluhan ko ito at agad na niyakap. Kung totoo man na mga taga Montemayor ang nagmamanman sa amin, ay hindi ko hahayaang paalisin nila kami dito. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayag na sakta nila ang mga magulang ko. Hinaplos ko ang likod ni tatay. Hindi mangyayari yan tatay. Kahit anong mangyari ay hindi tayo aalis dito. Pagpapalakas ko sa loob ni tatay. Kahit ang totoo ay hinang-hina na ako sa loob ko. Ang sakit na makitang umiiyak ang sarili kong ama. Buong buhay ko ay nakita ko kung gaano katapang si tatay. Wala itong inuurungan, pero ang makitang may luhang kumakawala sa mga mata nito ay nakakadurog ng puso.
Kung hindi lamang ako nililang ni Sir Nathan at tumupad ito sa usapan namin, ay hindi ito mangyayari. Napakuyom ako ng kamao at tumingala nang maramdaman ko ang nagbabadyang luha sa aking mga mata. Kahit pagod mula sa klase at trabaho, ay hindi ako nakatulog dahil sa pag-iyak ni tatay. Parang dinudurog ang puso ko kaninang madaling araw. Nasasaktan ang mga magulang ko sa sitwasyon namin at gusto kong saktan ang sarili ko dahil may ginawa nga ako, ngunit palpak naman. Napapaisip din ako kung sino ang taong nagmamasid sa amin, maging ang sasakyan na laging humihinto sa harapan ko sa tuwing uuwi ako galing trabaho. Walang nakaalitan ang mga magulang ko maliban sa mga Montemayor, kaya malakas din ang loob ko na baka sila nga iyon. Sila ang tao sa likod ng dalawang sasakyan na iyon. At hindi ako mapapanatag dahil doon. Alam ko na may pinaplano sila. Maaaring paalisin na kami ng tuluyan sa bahay at lupa namin ng sapilitan. At iyon ang kinatatakot ko. Wala na ako maiibigay pa kay Sir Nathan. Kaya hindi ko na alam kung paano sila mapipigilan. Sa kakaisip ko ay nakatulog din ako na mag-uumaga na. Nagising ako ng alas 8. Hindi ko na naabutan pa si nanay at tatay. Malamang ay nasa bukid na sila. Kaya naman, matapos kong mag-almusal ay dumiretso na ako sa kubo para tumulong sa gawain. Pagkarating ko doon ay naabutan kong nag-uusap si nanay at tatay. Mababa ka sa kanilang mga mukha na hindi sila natutuwa sa pinag-uusapan nila. Nakausap ko ang asawa ni Rudy kanina sa palengke, Abner. Dinig kong saad ni nanay. Dumating daw kahapon galing ibang bansa ang tagapagmana ng Montemayor na si Sir Nathan. Dagdag pa ni nanay. Natigilan naman ako sa paghakbang ko sa aking mga paa. Tila napako ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong emosyon dahil iba-iba ngayon ang nararamdaman ko pagkarinig ko pa lang ng pangalan ng kinasusuklaman ko. Kung ganoon, ay malakas ang kutob ko na tauhan ng Montemayor ang nagmamasid sa atin ilang araw na. At sigurado rin ako na gumagawa sila ng hakbang upang paalisin tayo rito. Dinig kong tugon ni tatay, ngunit kumpara kagabi ay walang iba akong nakikita sa kanya kundi galit. Hindi ba at nakwento mo sa akin na nabanggit ni Rudy na kinausap ni Isabella si Sir Nathan? Muli ay natigilan ako sa sinabing iyon ni nanay. Akala ko ay nakalimutan nila ang isyu na iyon. Kung totoo man na anak natin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo pinapaalis dito, baka pwedeng kausapin ulit ni Isabella. Naputol si nanay sa sasabihin nang umiling si tatay. Halatang hindi ito sang-ayon. Napabuga ito ng hangin at maya-maya lang ay nagsalita. Amanda, hindi. Sa tingin mo ba ay ganun lang kadali makipag-usap sa mga Montemayor na iyon? Muling umiling si tatay at nagawa pang saburutan ang sarili niyang buhok. Amanda, kilala mo ang mga Montemayor na yan. Tuso sila. Lalong-lalo na ang tagapagmana na si Nathan. Kabilaan pa mga babae. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ng anak nating si Isabella na walang hiningin kapalit sa kanya upang huwag tayong paalisin dito. Galit na wika ni tatay. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. At oras na mapatunayan ko na tama ang kutob ko sa kung anong ibinigay na kapalit ni Isabella. Tumingala si tatay sa kalangitan at napailing. Patawarin ako ng Diyos, pero makakapatay ako. Diyos ko, maging si nanay ay napaluha na rin. Napaiwas ako ng tingin, napapikit ako. Anak nila ako at kilala nila ako. Alam nila na sa una pa lang ay nagsisinungaling na ako. Ang tanging dinadasal ko na lang ay sana huwag nilang malaman kung ano ang kapalit na hiningi sa akin ni Sir Nathan. Dahil alam kong bukod sa madudumihan ang mga kamay ni tatay ay madudurog ang puso nila. Ayokong mangyari na tuluyan kaming masira dahil lamang sa bahay at lupa.